kids and welcome back to my YouTube channel. I am Christian De La Cruz, isa sa mga riders na V-Heads. Bali Pure, mapuputol kaya ang 24-game win streak ng Creamline? Valdez Bombita Showdown, kasado na. But before that mga ka-V-Heads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. Ngayong nakakadalawang upset na ang Bali Pure on their first 3 games. Masusundan pa kaya ito kung ang sunod nilang tatapatan ay isang defending champion Creamline team? Well, tulad ng sinasabi natin, bilog ang bola. Pero for sure, hindi ito magiging madali for Bali Pure. Dahil ang Creamline ay hindi lang malakas individually, kundi matibay rin yung pundasyon nila as champion team na hindi nga nagawang basagin ng Black Mamba Army. Pero bago natin i-discuss yung preview ng Bali Pure at Creamline, eh let's have a quick recap sa past few games ng dalawang teams. Una, sa Creamline, undefeated pa nga rin ang defending champions after winning all of their first 4 games sa PVL. Una, kontra Santa Lucia, 4 sets win. Petrogas, another 4-setter victory. Philippine Army, 5-setter comeback. At lastly, nito lang Lunes kontra PLDT, kung saan nilampaso nila ang fiber hitters in straight sets. Meanwhile, for Bali Pure, hawak nila ngayon ang 2-win, 1-loss na kartada matapos ang dalawang sunod na upset victories. First game nila, na-stun sila ng Philippine Army in 4 sets. Sunod ay ang upset na lang nila kontra Cherry Tigo in 5 sets. At last game nitong Lunes kontra naman sa Signal in 4 sets. So as we can see, both teams nga ay galing lang sa panalo nitong Lunes, kaya magkakasubukan rin ito sa kumpiyansa. Anyway, tignan na natin yung comparison base sa statistics nila. First, sa attacks, Creamline, 35.05% attacking efficiency. Bali Pure, 30.19 attacking efficiency. Medyo malayo nga agawat ng dalawa, but still kaabang-abang pa rin yung tapatan ng wing spikers. Una, Bombita versus Valdez. Isa nga ito sa kaabang-abang sa game na ito, knowing na sila ang top scorers ng liga. Si Bombita umaaverage ng 20.33. Si Valdez naman ay may 18 points per match. Well, dati pa man ay nagbabakbakan na rin talaga sila in terms of scoring noong nasa iliga pa si Bombita. Next matchup naman ay ang showdown ng former Adamson Falcons na sina Gemma Galanza at Bern Flora. Isa rin ito sa best matchup sa game na ito dahil both good scorers at higit sa lahat, talagang tinatrabaho nila yung role nila as second outside hitter ng team dahil napakasolid ng floor defense nila. Kung hawak nga lang natin yung individual rankings, eh baka nasa best receivers at best diggers sila. Well, Tatak Adamson, mahirap talaga gibain yung floor defense nila. Sa opposite naman, magharap sina Gumabaw at Baroga na former Lady Archers naman. Next ay sa blocks. Mas angat rin ng Creamline despite being the smaller team sa tapatang ito. Yun lang ay may problema ang Cool Smashers dahil napilayan nga sila ng isang napakahusay na middle na si Jeanette Panaga. Tingnan natin kung magagawa pa rin mag-step up ni Domingo sa game na ito at kung muling mabubuhay ang game ni Risa Sato. But for Bali Pure, isa ito sa dapat nalang i-improve dahil deadly attacking team ang kakaharapin nila. They have to maximize their height advantage. As of now, ang Creamline ay may 2.5 blocks per set, samantalang ang Bali Pure ay may 1.85 blocks per set. Ace, surprisingly, ay mas mataas ang nakuha ng Bali Pure with 1.86 aces per set compared to 1.56 aces per set ng Creamline. Well, dito naman, Creamline ang kailangan mag-step up knowing their potential sa service line with Valdez and Morado. Buti na lang, eh grabe rin yung improvement na service ni Gemma on the past few games. For Bali Pure, kailangan lang ituloy ina Flora at Baroga yung mabibigat nilang service. Next, sa reception naman, number 1 ang Creamline with 53.2% reception efficiency, while Bali Pure has 45.23%. Kailangan nang i-improve ng Bali Pure ang reception nila dahil mabigat ang service ng Creamline. And for Cool Smashers, i-maintain lang nila yung solid performance nila sa department na ito.
sa digs naman, bawing-bawi ang water defenders. Well, credits to Julia Angeles and Bern Flora na talagang dive kung dive sa bola. Meron nga silang 21.62 excellent digs per set, while Creamline has 19.69. But despite being better sa digs, kailangan nilang ihanda yung digs nila, knowing Creamline, na as of now ay number 2 best attacking team. For Creamline, kailangan pa nilang itong i-improve at bantayan talaga si Bombita na brasuhan talaga kung bumomba. Sa setters naman, parehong mahusay sina Picar at Morado. Pero statistically, eh mas angat yung setup ng plays ng Cool Smashers. Nag-average ang Creamline ng 7.81 excellent sets per set compared to the 5.54 of Ballypure. All in all, kung pagbabasihan ng stats, eh mas angat talaga ang Creamline. But again, di sila pwedeng maging kampante kontra Ballypure na talagang nasa momentum ngayon ng liga. Key to win ng Creamline, eh dapat nilang mas paganahin yung middle hitters, plus improve ang service at digging. Meanwhile, for Ballypure, more from their opposite side and middle hitters. I-improve din nila dapat yung blockings at service reception nila. Picar also has to be more creative sa plays na gagawin niya. Para naman sa projected starting six, narito ang palagay ko. Valdez versus Bombita. Galanza versus Flora. Gumabao versus Baroga. Salamagos versus Sato. Kasugod versus Domingo. Morado versus Bicar. At para sa liberos, Angeles versus Atienza. For coaches, champion coach Romel Abella for Ballypure. And for Creamline, it's the comeback of coach Ty Bundit. Speaking of coach Ty, paniguradong mas aangat pa yung level ng laro ng Creamline. Hindi naman sa hindi magaling si coach Sherwin, pero mas sanay sa sistema ni coach Ty ang Creamline. Kaya for sure, expect them to be deadlier. Mukhang na-inspire nga ang Creamline nang makita sa action si Ty Bundit noong game nila against PLDT. Pero syempre, hindi lang silang inspired dahil dalawang upset na ang nagawa ng Ballypure at pinarangalan pa bilang player of the week ang top gunner nilang si Bombita. All in all, for sure, exciting match ito. Kayo V-Heads, sa tingin nyo ba, kaya kayang pigilin ng Ballypure ang winning streak ng Creamline? O tuloy pa rin ang magiging pag-arangkada ng Creamline? Abangan sa July 28, Wednesday at 6 p.m. So there you have it mga kabiheads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.